bilang na mga Pilipinong kontento sa trabaho ni Pangulong Ferdinand at Marcos Jr. tumaas pa. Ito ay batay sa isinagawang survey sa ikalawang bahagi ng taon. Si Kenneth Paciente sa Sentro Balita. Higit 2 taon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamumuno ng bansa. Bagaman may mga hamong patuloy na kinaharap, maraming Pilipino pa rin ang kontento sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. Katunayan, batay sa resulta ng pinakahuling survey na isinagawa ng Social Weather Stations, tumaas sa 55% ang net public satisfaction ng Pangulo. Mula iyan sa dating 50% nitong Marso. Mula naman sa dating 31%, bumaba sa 28% ang nagsabing hindi sila kontento sa trabaho ng Pangulo. Para sa senior citizen na si Noemi, dama niya ang ginagawa ng Pangulo. Lalo na sa pagpapalago ng ekonomiya, maging sa katahimikan at seguridad. Sa administrasyon niya, parang medyo tumahimik. Dati makita mo may mga hinuli, may pinatay. Sa datos ng SWS, naitala ang pinakamataas na rating ng Pangulo sa Balance Luzon na nasa positive 38 o good. Nasinundan ng Metro Manila, gayon din ang Visayas at Mindanao kung saan naitala din ang pagtaas ng rating. Lumabas din sa survey na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing matutupad ng Pangulo ang kanyang mga pangako. Pero ano nga ba ang inaasahan pa ng ating mga kababayan sa mga susunod na taon ng Pangulo? Bumaba po yung bilihin at magkaroon ng mga trabaho yung mga walang mga trabaho kasi po kawawa talaga, lalo na yung mga may hirap. Gayunman, malaking porsyento pa rin ng mga Pilipino ang nagsabing magtatagumpay si Pangulong Marcos Jr. bilang leader ng bansa. 18% ang sumagot ng hindi, habang 60% naman ang sumagot na maaga pa para matukoy ito. Nauna nang sinabi ng punong ehekutibo na hindi base sa mga survey ang pagkilos ng administrasyon. Sa halip ay tutukan niya ang kanyang liderato sa trabaho para sa ikabubuti ng mga Pilipino at ng bansa. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.